I hereby tender my resignation as Vice Mayor of Davao City effective today, December 25, 2017. Emosyonal si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte nang ipaabot sa kanyang mga kababayan ang pagbibitiw niya sa pwesto. Nag-resign daw siya dahil sa delikadesa matapos isangkot ang kanyang pangalan sa smuggling sa Bureau of Customs. Nito lang mga nakaraang araw, sumambulat din ang away nila sa social media ng kanyang panganay na anak na si Isabel. When I was growing up, my parents never failed to remind me of the value of the time-honored principle of delicadeza. And this is one of those instances in my life that I need to protect my honor and that of my children. Inako niya raw ang responsibilidad sa lahat ng ito na inamin niyang resulta raw ng maling desisyon niyang mag-asawa sa murang edad. These among others include the maligning of my reputation in the recent name-dropping incident in the Bureau of Customs, smuggling case and the very public squabble with my daughter. Epektibo ngayong araw ang resignation ni Paulo Duterte. Pero sa kabila nito, umaasa pa rin siyang makapagsisilbi muli sa bayan. I'm grateful to all the Davaoenos for your support to my office. And I look forward to the day that I will be able to serve our country again. Magugunitang nitong Biyernes, pinagalitan ni Pulong sa social media ang kanyang anak na si Isabel na naging controversial ang pre-debut pictorial sa Malacanang, suot ang hindi bababa sa tatlong gown. Sa Facebook post ni Pulong, iginit niyang hindi siya mananahimik matapos ang kanyang pambubuga umano ng isang tao kay Isabel ng dalawang beses. Kung wala raw pakialam ang ina at stepdad ni Isabel, ibahin daw siya na kanyang ama. Sa isang punto, sinabi pa ni Pulong na baguhin na lang ni Isabel ang kanyang apelyido dahil hindi raw siya marunong rumispeto. Naka-attach sa FB post ni Pulong ang dalawang screenshot ng tweets mula sa pribadong account ni Isabel. Sa unang tweet, sabi ni Isabel, kahit may posisyon ka sa isang lungsod, hindi ka pwedeng manakit ng tao. Hindi malinaw kung sino ang pinatutungkulan ni Isabel, pero sa dulo ng tweet, sinabi niyang kahit isa ka pang Duterte, hindi katanggap-tanggap ang manakit ng tao. Sa ikalawa naman niyang tweet, diretsa na niyang tinukoy ang kanyang tatay na sumisira raw sa kanyang Pasko taon-taon. Sagot naman dito ni Pulong, ayusin muna ni Isabel ang kanyang buhay bago niya itigil ang paninira sa Pasko nito kada taon. Dati nang nadawit sa 6.4 billion pesos Cebu shipment ang panganay ni Pangulong Duterte. Ito ay nang banggitin ng umano'y customs fixer na si Mark Taguba sa Senado na may kaugnayan sa tinaguriang Davao Group, sina Pulong Duterte at bayaw nitong si Attorney Manas Escarpio, asawa ni Mayor Sara Duterte. Sangkot umano ang Davao Group sa customs kaya nakalusot ang ilegal na droga. Kalaunay sinabi ni Taguba na hearsay lamang ang impormasyong ito. At nang humarap sa Senado ang magbayaw noong September 7, walang napigang impormasyon sa kanila. Nag-akusa pa si Senator Antonio Trillanes IV na miyembro raw ang presidential son ng Triad o malaking drug syndicate sa Hong Kong, Macau at China. Patunay daw dito ang tattoo sa likod ng bise. Dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Okay. Meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Matapos ang siyam na pagdinig ng Senado, lumabas sa committee report ni Senador Richard Garden itong Oktubre na hindi na patunayang may kinalaman sa Cebu smuggling ang magbayaw. Dalawang linggo matapos nito, inanunsyo naman ng Vice Alcalde ang plano niyang magretiro sa 2019. Hindi na raw maganda ang epekto ng away politika sa kanyang mga anak. Umiyak na nga raw ang isa sa kanila matapos lumabas ang isyong ibinato ni Senador Trillanes. Kung sakali, balak niya raw bumalik na lang sa farming. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.